magpasya ka na magpaligate. Kailan ka magbabalak magpaligate kung kailang ubos na yung ngipin mo? Tingnan mo ako, lima pa lang yung aking anak. Eh, ganito na yung ngipin ko. Paano pa kaya kung naging sampu yung anak ko? Eh, di ba ka, naubos na lahat ng ngipin ko. Kaya kung ako sa inyo, napakahalaga na magdesisyon ka na ngayon. Napakahirap ng buhay, kaya kailangan mo na ngayon magdesisyon kung ang iyong anak ay tatlo pa lang at bata ka pa. Maraming salamat sa mga nagko-comment sa akin dahil nalaman ko na meron palang libreng ligation. Eh di sana nung panahon ng pandemic, yun na yung pinagawa ko. Pero dahil nga mahirap ang kalagayan ng pandemic, ako ay nagbayad. Ano ba ang pagkakaiba ng may bayad sa libre? Siyempre, kapag libre, mahirap ka rin dadanasin dyan. Sa libreng ligation, pipila ka kapag ka gusto mo magpaligate. Halimbawa, kung buntis ka ngayon, pipila ka talaga pagkapanganak mo para magpa-schedule. Ang kahirapan lang ay busy ka na sa pag-aalaga ng iyong anak. Paano ka pa makakakilos nun? Kaya kalimita ng nagbabalak magpaligate pagkatapos manganak, hindi rin natutuloy ang pagpapaligate. Katulad yung nangyari sa akin, balak ko na noon na magpaligate sa aking ikatatlong anak. Pero dahil nagiging busy na ako, hindi na natutuloy kasi nga busy na sa pag-aalaga ng anak. Isang hirap na uli yung pag-aasikaso sa pagpapa-schedule sa pagpapaligate. Dito po sa pagbablog ko, may mga nagtatanong kung pwede bang iligate kahit tatlong taon na silang nakaanak. Kumbaga, 3 years old na yung kanilang anak. Hindi ko sila masagot, pero salamat po sa mga nagko-comment dahil nalaman ko na pwede po palang magpaligate kahit matagal ka nang nakaanak. Kaya kung ikaw ay nagbabalak magpaligate, pwedeng-pwede ka palang magpaligate kahit matagal ka nang nakaanak. Dahil ako nga po ay nanganak sa ospital, ang kagandahan lang nito, halimbawa, nagpa-schedule ako, kausap ko na mismo yung doktor ko nung ako ay buntis pa. Tapos, nung ako ay paanakin niya, sa kanya ako iniligate mismo sa ospital. Yung baga, hindi na ako nahirapan, kumbagay isang pagaling na din, pagkapanganak ko, tapos saka naman niya ako iniligate, isang hirap na lang at isang pagpapagaling. Ang isinagawa po sa aking ligation ay ligation pagkatapos manganak ng normal. Hindi po ako nasisarian, kundi ako po ay umanak muna. Ano po ba yung pagkakaiba ng ligation sa panganganak ng normal? Kapag po kayo ay nagpaligate, napakaliit lamang po ng hiwa ng ligation sa panganganak ng normal. Halos 1 inch lang po sa ilalim ng pusod. Sinasabi nga ng iba na magpasisaryan ka na para isang hirap. Ay kaya lang po, nalaman ko po mula sa aking obigay nina. Dobling hirap ang mararanasan mo pag nagpasisaryan ka kasabay ng ligation. Kaya iminungkahin niya sa akin na huwag akong magpasisaryan. Kundi, kung ako ay mabilis manganak at kayang-kaya ko pa namang umanak ng normal, aba, ay sinabi niya sa akin na ako daw ay manganak muna ng normal. Sinabi ko sa aking obigay ni na magpapasisarya na lang ako kasi may nagpapayo nga rin sa akin na ganun ang gawin. Aba, siya pa yung tumututol. Sinabi niya na wag daw ako magpasisaryan kasi ang hirap daw ng nasisaryan. Mas matagal po yung paggaling ng hiwa o nung sugat ng nasisaryan kaysa yung ikaw ay naligate ng normal na pag-anak. Kasi nga po napakaliit lamang po nung hiwa sa normal na pag-anak. Samantalang dun sa nasisaryan, yun po ay isang sugat lang pero malaki naman. Kaya ang laki pala talaga ng pinagtiisan ng mga nagpapasisaryan. Kaya kung interesado po kayo kung paano isinagawa ang ligation sa normal na panganganak, i-follow nyo po ako para maintindihan nyo. At sa susunod pong video, sana po ay abangan nyo.